our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Paan na kayo? O ano? O pa, Manang Aimee muna. Para mabala siya. Ano? Oyo, si Manang Aimee, initial list of senatorial candidates under the Bagong Pilipinas. Kala nyo, bakit nandiyan si Manang Aimee ko? Ha? Si Manang Aimee ko, kasali. Sa Bagong Pilipinas late. Ha? Kala ko ba eh. Dutay kayo ng dutay dito. Ayan, no? Oh. Si ano, oh. Ito pa, isa katabi niya, oh. Si Tolentino. Wala na, oh. Si Tolentino, nandito na. Oh, ano na? Ha, Paingchu, thank you. Naku, dami nagpa-member ngayon. Oh. Si ano, Tolentino, Tol. Ha, Tol. Ha, makapili siya. Ito. Sige, pakinggan natin yan, ha. Balita yan, eh. Sana sa bagong uni team ni Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista Party ng mga bilyar. Bilyar! Iniwan nyo na ang mga Duterte. Di ba kaibigan nyo yan? Oh, sino nakakatanda? Kaibigan nila ang mga Duterte. Pero bakit nakikipag-alyansa na kay Pangulo? Bang ang oposisyon na Liberal Party, posibleng makipag-alyansa sa Makabayan Block. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray, lumalakas. Ayaw nila yan. Habang humihina ang grupo ng mga Duterte, lumalakas naman ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayuni team na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto. At wala, pati si Tito Soto, sumama na rin. Alaka, lagot na. Oo, wala nang natira. Ay, naku, napakaraming kaalyado ni Digong. Pero bakit tila walang natira? Tumatalon sila. National Unity Party ni Congressman Elrey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM, ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Alaka! Ayan na! Oh, Manan! Pakinggan nyo to, ha! Pakinggan nyo maigi. Partido ni PBBM, ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Membro rin niya ng presidential sister na si Senator Aimee Marcos na nauna nang nagsabing tatakbo ulit siyang senador sa... Ay, tatakbo ang manang ko! Huwag niyong kakalimutan, ano, mga kababayan, mga mari at pare. Ang manang Aimee ko, oo, ha? Huwag niyong kakalimutan. Siya balota, numero, ha? 25. Ha? Meron ba? Hanggang 25 ba? Hindi. Numero 13 sa balota, ang manang Aimee ko. Sige, tuloy. 2025, ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Aimee ng binubuong Uniteam senatorial lineup. Nako po! Diyos ko, sabi ko na nga ba maraming drama ang manang ko. Alam nyo, ang manang ko, artistahin talaga yan. Kaya nga may direktor yan eh. Yung isang direktor na bakla. Diba? Oo, yung nag-direct ng pinanood ninyo. Ha? Made in Malacanang. Oh. Kasi, artista talaga yung manang ko. So I have no doubt, kasama si presidential sister, si Senator Aimee, no? Kasi she belongs to Nationalista Party. I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? Unless, hindi ko alam kung ano yung ano, but my honest opinion is kasama siya. Bukod kay Senator Aimee, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Sige, lahat na kayo dyan! Villar at saka ano, Duterte, sige, sama-sama na kayo! Mga walang niya kayo. Ha?
pinakyaw nyo na ang posisyon sa gobyerno. Pantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng unity team si Vice President Sara Duterte. Oh, ano, anako si Sara, mukhang hindi pa na-o-opera ang ano ah, pisngi. Oh, malaki pa eh, oh. Yung baba eh, tatlo pa eh. Oh, Sara, ano na ang plano mo? Oh. Matatandang inanunsyo niya kamakailan ang planong pagtakbong senador ng mag-aamang Duterte. Ako, Diyos ko po, asa pa kayong tatlo. Oh, wala na. Nako, swerte na kayo, maka number 14. Pero kasunod niyan, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya. Kahit naman lumalakas ang binubuong bagong unity team ng administrasyon, nanindigan ang oposisyon na Liberal Party na hindi sila makikipag-alyansa sa mga Marcos at sa mga Duterte. Correct. Wag kayong magpapalata kasi pagka napansin nila bakit. Diba? Bati-bati na ba magkakaaway nun? Huwag kayong pagpapahalata kasi mapapansin nila eh. Oo, alam niyo naman, di ba? Oh, sige, tama yan, wag! Yan ay kahit aminado sila na limitado ang kanilang pondo kaya hindi raw nila bubuoin ang 12 senatorial lineup. Sa ngayon, mayroon na silang 4 na pangalan pero hindi na muna ito binanggit. Kinukumbinsi pa nila si dating Vice President Lenny Robredo na mag-senador kahit na nauna na niyang sinabing tatakbo siyang mayor ng Naga. Oo nga, tatakbo Naga. Oo, oh, doon ka na lang. Wag na. Oo, oh, di ba? Alam niyo na meron ng disclosure kung ano ang sa kanyang preference. Pero pinag-uusapan pa rin namin na sumama siya. Pero we will respect her preference. Samantala, ang Makabayan Block naman bumubuo rin ng kanilang senatorial slate. Bukas daw si... Ako, isa pa kayo. Nako, asa pa kayo. Asa pa, naku, malabo kahit pasabihin nyo na nagpakitang gilas kayo. Malabo yan, malabo. Oo. Lang makipag-alyansa sa mga tunay na oposisyon. Lahat, no, kinakausap. Siyempre kasama yung Liberal Party kasi marami rin kaming mga parehas na o magkakatulad na mga ano, no, na mga issues na tinitindigan. Oh, ano? No to pink lawan, hindi lawan. Ano? Oo, oh, ano, number 30. Oo oh, nga, Kuya Bay, ano, Ibian Bell, diba? Naimbag nga rabi ka na kayo amin, Apo. Ayan nyo si Malang Amy, number 13. Kung ayaw nyo talaga, number 14. Diba? Okay na yun. Sayang naman yung billboard ng Malang Amy ko sa Monumento. Laki-laki. Sino taga, ano dyan, Monumento? Ha? Pansinin ninyo, nando doon. Ha? Oo, oh, laki ng picture ng Manang Aimee ko. Our beloved, Boss Mike, 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 Boss Mike